Iimbestigahan ng Civil Aeronautics Board ang dahilan ng mga nakanselang 40 flights ng Cebu Pacific. Humingi na ng tawad ang pamunuan ng airline sa mga naperwisyong pasahero na antala raw ang kanilang operasyon dulot ng ilang problema. My report, si Rida Reyes. Imbis na ma-excite sa napipintong bakasyon, uminit ang ulo ni Lucas Abdua nang malamang kanselado na pala ang flight nilang pamilya patungong Dipolog ngayong araw. Wala man lang daw siyang natanggap na abiso mula sa Cebu Pacific. Magpaparibuksa na siya kanina sa ticketing office pero sa May 2 na raw ang available na flight. Dapat sana kung ano i-inform kami ng maaga, hindi yung last minute kagaya ngayon pagkuha namin sa kasi sabi wala na raw ibang ano, wala na raw ibang flight kahit magbabook kami ng ano, ng ibang book. Pagdating namin dito sa Philippine Airlines, mayroon namang bukas pero medyo 9,000. Nitong weekend, inilabas ng Cebu Pacific ang listahan ng mga kanseladong flight mula kahapon hanggang bukas. Nagkasabay-sabay raw ang mga dahilan kung bakit naantala ang kanilang operasyon. Nag-create ito ng domino effect sa aming operations. So ano ba yung kasama dito? Merong technical issue sa ilang aircraft, so hindi siya makalipad. Meron napakarami ring flights in and out of Manila. And so it creates a situation where hindi nabubuo yung flying time, yung lahat ng ruta, hindi nakokompleto. Kinailangan daw ikansela ang ilang flight para maibalik sa normal ang flight timing at maiwasan ang pagkakadelay ng mas maraming flights. Para sa mga apektadong pasahero, maaari daw nilang i-rebook ang kanilang biyahe sa ibang araw o kaya ay i-refund ito. Pwede rin nilang i-reroute sa ibang airports o ilagak sa kanilang travel fund ang halaga ng kanilang naibook na flight na maaari nilang magamit sa susunod nilang biyahe. We have no other words but to say sorry. And we hope na makabawi kami in the future. We are doing all we can to assist affected passengers. Pero bukod sa Cebu Pacific, ilang airline companies din ang nag-apply ng kanselasyon ng kanilang flights sa Civil Aeronautics Board dahil sa iba't ibang dahilan. Pero dahil pinakamarami ang apektadong flight sa Cebu Pacific, sinusuri na ngayon ng CAB ang nangyaring aberya sa operasyon nito at kung katanggap-tanggap ang mga dahilang inilatag nito. We are now in the process of evaluating the incident and determine the circumstances that led to this. We draw the line between as to whether the cause of the cancellation is attributable to the airline o kaya naman beyond the control of the airline. Ano? Inaasahang maglalabas ng evaluation report ang CAB sa loob ng linggong ito. Rida Reyes, GMA News.